5 common mistakes sa paggawa ng content dito sa Reels. Una, nag-upload ng video na mayroong popular music o kilalang singer o banda, kaya nagkakaroon ng violation or copyright claim. Lalo na yung mga gumagamit ng music na nanggagaling sa music library mismo ni Reels. Pangalawa, nag-upload ng video na hindi naman nila pagmamayari. Marami pa rin gumagawa niyan katulad ng pag-upload ng mga movie clip or mga series. So diyan magkakaroon naman ng unoriginal content. Pangatlo, nag-upload ng slideshows of images. Nasa content monetization policies po ni Meta yan. Pero kung recommended ni Meta na gawin mong reel yung photo na ina-upload mo, pwede mo naman siyang gawin. Yun nga lang, ikaw na yung bahala kung ano yung maging resulta o ano yung pwede mangyari doon. Pangapat, nag-upload ng static videos. Madami pa rin gumagawa na ito. Gumagawa sila ng isang picture tapos gagawin nilang video. Lalagyan nila ng text or quotes with music pa. So, pwede kayong magkaroon ng violation dyan kasi nasa content monetization policies ni Meta yan. Panglima naman, nagre-re-upload ng video ng galing sa ibang platform katulad na sa Pinterest, TikTok, with watermark pa. So, pinagbabawal din ni Meta yan. So, meron kang na-upload na video sa mga nabanggit ko. Mag-isipan mo mabuti kung i-delete mo ba yan o hindi. Kasi, sa totoo lang, hindi siya mamamonetize kahit umabot pa yan ng 1 million views. Kasi pinagbabawal talaga ni Meta yan. Maraming salamat sa panonood. Follow for more.